tayo po ngayon ay nagdadaos na ng silent march. Suportahan po natin ang laban ng medical cannabis sa Pilipinas. Hindi naman po talaga masama yung cannabis sa totoo lang. Provide secure access for medical cannabis o marijuana sa Pilipinas. Yan ang panawagan ng grupong Philippine Cannabis Compassion Society, a group of advocates pushing for the affordable, safe, and available access to medical marijuana. This is Dr. Donabel Trias Conanan. Her 7-year-old daughter Julia has several conditions na tingin niya ay mas manageable sana with medical marijuana. Meron siyang Dravet syndrome, an intractable form of epilepsy. Meron din siyang global developmental delay because of seizures and cerebral palsy. Mag 8 years old na yung anak ko, hindi siya nagsasalita, hindi siya independently nakakalakad. 3 daw labas-masok sa ospital si Julia dahil sa mga lumalalang seizure nito. Several medicines na rin daw ang nireseta sa kanya ng doktor. Even with anti-epileptic drugs, may seizures pa rin kami. Alam niyo po ba na na-diagnose siya na nagkaroon siya ng pancreatitis, inflammation ng pancreas, dahil po sa sobrang dami ng synthetic drugs na tinake niya, nagdugo na po yung pancreas niya. Sabi ni Dr. Jim Mutia, isa ring advocate for the medicinal use of marijuana, pwede talagang gamitin natural medicine ang cannabis. It has medicinal benefits. Ang pinakamaraming evidence of benefit ng mga sakit ay epilepsy, chronic pain, multiple sclerosis, and nausea and vomiting from chemotherapy. Sa isang pag-aaral sa United States in 2017, lumalabas na maaaring makatulong ang cannabis sa ilang mga sakit katulad na lang ng chronic pain in adults at paninigas ng muscles because of spasm. Isa sa mga compound na nakikita sa medical marijuana ay ang CBD o cannabidiol. Sabi ng World Health Organization, wala itong effects indicative of abuse and dependence. Hindi rin ito nakakahay. Iba't iba rin ang forms ng medical cannabis tulad na lang ng oil at lotion. Pero sabi ng Department of Health, hindi pa rin nila suportado ang pag-legalize ng marijuana sa Pilipinas kahit pa meron itong mga sakit na pwedeng gamutin na walang ibang gamot. We're not for legalizing it. However, for those patients, for those very, very few patients who will need medical-grade cannabis, pinapayagan naman siya ng FDA na kumuha ng permit for compassionate use. Okay. Para maipasok sa Pilipinas yung mga produkto, pero para lang sa enough dose lang para sa gagamitin ng pasyente na yun. Illegal pa rin kasi ang marijuana sa Pilipinas under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero pwede raw mag-apply for compassionate special permit ang mga pasyenteng talagang nangangailangan ng unregistered drug tulad ng medical cannabis under the Administrative Order No. 4 of the DOH. Ang problema po sa compassionate special permit, hindi po siya madaling ma-access. It's very restrictive. The process is very tedious. Mahal din daw ang medical marijuana na manggagaling pa sa ibang bansa. It will cost us around $32,000 for a year of medications. Pag kinonvert mo siya, mga 1.6 million. Sa huli, para raw sa kinabukasan ng anak ang hiling ni Dr. Conanan. Pangarap ko na dumating yung araw na makapag-aral siya sa regular na eskwelahan and maging functional siya, ultimately. Marami pa rin kontrobersya ang bumabalot sa pag-legalize ng medical marijuana sa Pilipinas. Pero sabi ng mga magulang katulad ni Dr. Conanan, sana ay maging mas open pa sa research ng ating bansa. Makakatulong daw kasi sa kanilang mga anak katulad ni Julia ang affordable, safe, and available access to medical marijuana. I'm MJ Jeronimo, and we stand for truth.